Baliktad na naman. Ayan, okay na yan. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ito naman si Ka Pepe. Hintay lang po tayo ng viewers. Ayan. Good afternoon po. Meron agad tayong 6 viewers. 11. Ang bilis ah. Ang dami ah. Dami ka agad. Magandang hapon po sa inyo lahat. Wait lang po tayo ng ating viewers. Sisimula na po kaagad tayo. Ayan, magandang hapon po sa viewers natin. Meron tayong 27 viewers. Good afternoon. Muli po narito naman ang inyong kapatid, si Ka Pepe, para magbigay ng dagdag kaalaman. Ang topic po natin ngayong araw, ay ngayong hapon, ay bakit nga ba may kinukulam? Yan. Bakit nga ba may kinukulam? Ano ang mga dahilan nila? Bakit nila ito ginagawa sa mga tao? Okay? Yan po ang topic natin ngayong hapon. Ma'am Rhea Ignaz, good afternoon. Okay, pa-share naman po ng live natin para magkaroon din ng dagdag kaalaman iba nating kapatiran. Okay? Ma'am Merly, hello. Ang topic po natin ngayong hapon ay bakit nga ba may kinukulam? Yan. Bakit nga sila kinukulam? Ano ang mga dahilan nila para gawin ito? Yan. Malalaman nyo po ngayong hapon. At pwede rin po magtanong, no? Pwede magtanong, bakit nakukulam? Paano nalalaman kung nakukulam? Ano ang gagawin dito? Anong tamang dapat gawin? Etc. etc. Ma'am Julie, good afternoon. Ma'am Nene Flores, hello. Ayan, malapit na po tayo magsimula. Hintay-hintay lang tayo ng viewers. Meron tayong 40. Hintay lang po tayo ng mga 50 viewers po. Start na tayo. Ayan, good afternoon po. Ma'am Merly, pa-heart naman dyan and pa-share po ng ating live para umabot din doon sa mga kapatiran natin na hindi pa alam ang dapat gawin. Okay? Ayan. Good afternoon po, Ma'am Nene. Wow. Pa-share naman po ng live natin. Okay, mamaya po, question and answer portion naman tayo. About sa kulam, kahit anong klaseng tanong sa kulam, paano gagamutin, paano malalaman, lalo-lalo na yung mga na, may mga karamdaman na hindi may paliwanag, yan. Baka mamaya, biktima na kayo ng mahiga negra, hindi nyo pa alam. Okay? So, ngayong hapon po, ang topic natin ay, bakit nga ba may kinukulam? Yan. Ano ang kanilang mga dahilan para gawin ito sa isang tao? Okay? Yan po ang ating topic ngayong hapon. Pa-share naman po ng live. Ma'am Salim Manalo, good afternoon. Thank you po. Ayan. Thank you, pa-like and heart. Ayan. 46. Apat na lang. Start na po tayo. 49. Bilis ah. Start na po tayo ng ating topic. Ma'am Jennifer, good afternoon. Ma'am Imelda, good afternoon. Ayan. 52. Start na po tayo. Okay. Ako po ay lubos. Nagpapasalamat sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Spirit Santo na siyang kadlungan ng kalaman at kagalingan. Lubos din po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers nating araw sa patuloy nyo pa panonood dito sa amin sa Philippine One. At lubos din po ang nagpapasalamat sa pamunuan ng Philippine One sa patuloy na sa aking pagtanggap para mag-live dito. At higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga viewers at sa mga commentator. Okay? Start na po tayo. Huwag kayo mahiya magtanong ha? Okay, ang topic natin ngayong hapon, bakit nga ba? Ano yun? Kalimutan ko. Wait lang. Bakit nga ba may kinukulam? Yan. Ano ang dahilan nila para gawin ito? Okay. Kadalasan, ang kinukulam ay yaong mga may lihim na nagagalit sa kanila. Okay? Ang lihim na paghiganti
Okay? Ang pagparusa sa katawan ng tao o pagpatay ng dahan-dahan na hindi malalaman kung sinong may gawa. Lalong-lalo na kung hindi ka naniniwala sa spiritual na aspect. Pa-share naman po ng live and pa-heart. Pa-heart and like kung gusto niyo po ang topic natin ngayong hapon. Okay, yon. Bakit nga ba may kinukulang? Yan, ano ang dahilan nila? Kadalasan, bunga ng paghiganti. Kaya ipakukulam nila ang isang tao o gagawa nila ito mismo na sila mismo ang gagawa kung sila ay may alam. Kaya mag-ingat kayo sa mga nakakasagutan o nakaaway ninyo or hindi nyo rin maiwasan talaga pag may maingit. Okay? Bakit nga ba may kinukulang? Yan. Ang kadalasan na dahilan nila ay yung paghiganti. Meron kang atraso. Okay? Lalo yung may mga chicks na nagrabyado. Okay? Napagsalita mo na hindi maganda. Hindi kanya kaya sa personal. Hindi kanya kaya sa legal aspect. Ayan, pa-heart and share naman po. Good afternoon, Ma'am Nerissa. Shout out Tito Gagabi. Ma'am Berjayen, hello. Ma'am G, hello. Ma'am Leticia, good afternoon. Ma'am Judith, hello. Good afternoon. Ma'am Merly Mendoza, good afternoon. Ayan. Ma'am Maria del Rosario, good afternoon. Ma'am Kira Bailo, paano po malaman kung nakulam ang isang tao? Kaya malalaman po yan kung magpapatingin po kayo sa mga gamot espiritual na katulad namin. Kung meron po dyan sa inyo na malapit, patingin na po kaagad kayo. Lalo kung ang karamdaman ninyo ay pabalik-balik. Hindi tumatalabang gamot. At kinukutubang ka na hindi normal ang sakit na nararamdaman mo. Magpatingin ka na. Kung wala po dyan sa inyo, PM nyo po ako. Okay, Ma'am Kira? Sir Eddie, Desting, paano po ba malalaman kung nakulam? Yung nga po, Sir Eddie, sinabi ko, magpatingin po kasi spiritual na mga gamot na katulad namin. Kung meron po niyan sa inyo, patingin na po kayo agad para maagapan. Kasi, pag yan din naagapan at yan ay lumala, lalong-lalo na kung nakakainom na kayo or ang mga gamot ay hindi tumatalab, mahirap na po yan. Kung wala po dyan mga gamot, PM niyo po ako. Okay, Sir Eddie. Ma'am Judith, paano po malalaman? Same lang po ang sinabi ko. Ma'am Nene. Yeah, pwede patagilin daw. Paano po ba? Paano po malalaman kung nakulam ka na? Ayun, Ma'am Nene, 'yung sinabi ko, magpatingin po kasi spiritual na mga gamot. No? Ma'am Emelita, good afternoon. Sa mga sign na kulam, Ma'am Emelita, napakarami. Napakarami pong sign. Ang pinaka-basic niyan, balisa at minsan tulala. Hirap kang makatulog, lagi sumasakit ang ulo at dibdib. Diba? Pero factor din yan na may sakit physical. Eh paano kung umiinom ka na ng gamot at hindi gumagaling? So yon, maaring magpatingin ka na kagad. Baka mamaya yan ay gawa na ng tao o elemento o mahiga negra na yan. Kailangan maagapan nyo. Okay, Ma'am Merlita, Emelita, kung wala pong, kung meron pong mga gamot yan spiritual sa malapit sa inyo, patingin na po agad kayo. Kung wala po, i-PM nyo po ako. Okay? Ma'am Perlita Reyes, good afternoon. Ma'am Clarita, Away Chavez, good afternoon. Pa-share naman po ng live natin. Ma'am Christine Pai Cruz, paano po malaman kung nakulam ang isang tao? Yung katulad nga na sinabi ko. Magpatingin kayo sa spiritual na mga gamot. Kung meron po dyan sa inyo, patingin po yung wala, PM nyo po ako. Okay? Ma'am Pila Castel, pwede pong magpahula. Hindi po ako manghula, ma'am, ano? Ma'am Pila. Manggagamot po tayo ng spiritual na gamutan, okay? Ma'am Merly Mendoza, ano po ang messenger niyo, sir? Kape, pinalang, wag nang, sir. Okay. Ito po ang aking FB, ano? 1, 2, 3, screenshot. 1, 2, 3, okay na? 1, 2, 3. Kapepe. Okay. Yan, Ma'am Merly. PM nyo na lang ako wala. May bayad po ba ang gamot? Opo, meron po, Sir Eddie. Meron. Meron po. Kasi ang hindi lang yun, may halaman gamot pa tayo at pangontra, may bayad din po yun. Okay? Kung meron kayong kakilala ng mga gamot na walang bayad, malaya po kayong mamili. Okay, Sir Eddie, yan po ang aking sagot, no?
Pero hindi naman mahal ang ano natin, panggagamot natin. Kayang-kaya mo. Kesa sa papagamot ka sa medical, hindi magaling. Lalo kung gawa ng Mahiga Negra yan. Okay, so ready. Ma'am Annalie Balintang, hello. Ma'am Maria del Rosario, shout out po sa inyong lahat dyan. Ma'am Judith Duhay Lungsod, ano pong pangontra sir? Salamat po. Pangontra sa kulang po ay ang magamot kayo ng manggagamot, magkaroon ng gamutan interaction, tapos sunod ang halamang gamot at pangontra depensa para hindi na basta pasukin o hindi na pasukin ng anumang masamang kapangyarihan. Okay? Ma'am Marian, good afternoon. Ma'am Merly Mendoza, okay na po. Thank you, ma'am. Pa-share naman po ng live and pa-heart and like pa kung naibigan niyo po ang ating topic ngayong hapon. Okay, balik tayo. Okay, bakit nga ba may kinukulam? Yan, yan ang topic natin eh. At ano ang dahilan nila para gawin ito sa tao? Okay? Kadalasan nga bunga ng paghiganti, bunga ng inggit, at ang panghuli ay ang hanap buhay. Kasi minsan, ang pangulam ay nagiging hanap buhay na rin. Okay? Pagka may magpapagawa, kung babayad ka sa kanila, kukulamin ka na. Kaya minsan, nakakalungkot eh, no? Yung mga iba, bakit anya may bayad ang panggagamot? Yung pangkukulam nga may bayad eh. Yung panggagamot pa kaya. Ang pangulam nga may bayad eh, para pinsalain ang tao, patayin eh. Yung pa kayang gagamutin mo ang isang tao? Di ba? Yung pa kaya eh. Dapat lang may bayad. Ngayon, kung manggagamot naman ng libre, okay lang din po yun. Depende po sa manggagamot yan. Depende sa katayuan nila sa buhay. Tulad ko, umuupa ko ng gamutan. Di ba? Eh kung lilibre ko, aba, sa sweldo ko lahat kukunin. Ilaw, internet, etc. etc. So, tama lang na maningil ako sa gamutan. Hindi naman malaki. Okay? At ang halamang gamot at pangontra natin ay sa malayong bundok pa kinukuha. Hindi po ito hinihingi. Okay? Pero nang gagamot po ako ng libre, walang bayad, depende na sa pasya ko kung gagamotin kita ng libre. Depende na sa pagtingin ko sa iyo. Okay? So, hindi rin lagi tayo may bayad. Okay? Marjorie Lomong, ano ang dahilan bakit kinukulam ang isang tao? Unang-una, pinakadahilan niya ng paghiganti, galit, inggit, at hanap buhay, trabaho. Kaya nangungulam. Okay, Ma'am Marjorie. Yan pong ako sa sagot. Ma'am Christy, thank you so much. Welcome. Ma'am Narisa Gasmin, very minimal naman fee. Yeah, oo. Naman. Yakang yaka mo. Iba nga eh. 100,000 ang ginagamit, ang binabayad sa gamot, sa pagpapagamot, di gumagaling. Sa amin, barya lang. Hihilingin natin sa Diyos kasi hindi naman tayong magaling, no? Hindi tayo nagpapagaling. Okay? Ang normal na yung expenses sa panahon ngayon, to, internet, diba? Upa dito, etc. etc. Ang dami. Load pa. Ma'am Maria del Rosario, laging naninigip ang dibdib ko at laging hinihingal. Halos lahat ng nabanggit mo ay naramdaman. Patingin ka na po sa espiritual na manggamot, Ma'am Maria del Rosario. Kung may alam ka dyan sa malapit sa'yo, patingin na po kayo. Kung wala po, i-PM nyo po ako. Okay? Ma'am Van Simple, gandang hapon, sir. Gandang hapon din po. Mabalos. Okay? Pa-share naman po ng ating live and pa like and heart. Sir Eddie, you're welcome, sir. You're welcome po. Ma'am Rosanica Diana, good PM KPP. Good afternoon, ma'am. Ma'am Judith Duhay Lungsod, welcome po. Cha Salonga, hello. Nene Gomez, ano po ang ibig sabihin po ng mga ano bang ibig sabihin po ng panaginip? Kinukulam daw ako ng kaibigan ko sa panaginip. Kitang-kita ko. Patingin ka na, Ma'am Nene, sa spiritual na mga gamot. Kung may alam ko dyan sa inyo, patingin ka na. Kung wala, PM niyo po ako. Ah, baka matulungan kayo. Ma'am Annabel Alibadbad, gandang hapon, ma'am. Good afternoon po sa inyo. Kaya wala na akong balbas. Nalis ko na. Kasi papasok na ako tomorrow. Okay. Ma'am Perlita Reyes, natural lang talaga may bayad, lalo na sa maligtas ang buhay. Yes, pero minsan kasi yung iba, wala po silang kakayahan magbayad. Ginagamot ko din po yan. Depende na sa aking pagpapasya. Okay? Magamot ko man kayo ng libre, pero yung halaman gamot at pangontra, ay hindi ko na malilibre.
Kasi nakita niyo naman sa FB ko, di ba? Huwag naaalaman ko yung gamot na yun, kahit sa Ilocos pa yan, Batangas pa yan, Rizal pa yan, pinupuntahan ko yung bundok na yan. Okay? Malibre man kita sa gamutan, sa halaman gamot at pangontra, eh hindi na rin siyempre. Okay? Ma'am Perlita Reyes, tama yung inyong pag-iisip. Hindi lahat libre, no? Sir Jun Mendoza, saan po kayo pwede puntahan? Gusto ko po magpatingin. Kung magpapatingin po, tumitingin po kahit po sa messenger, kaya ko na pong malaman, malalaman na po natin, hilingin natin sa Diyos Ama, kung may gumagambala sa inyong tao, elemento, masamang espiritu, o kampo ng kadiliman. I-PM nyo lang po ako sa messenger, doon po tayo mag-usap. Pero kung mayroon po kayong kakilala riyan, malapit siya, dyan na po kayo. Okay? Siguraduhin nyo lang na manggagamot sila ng kulam o barang. Okay? Sir June Mendoza, PM nyo na lang po ako. Okay? Ito ang aking FB account. Okay? FB account. Okay. 1, 2, 3. KPP. KPP. Oh. Screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 1. Okay? Okay po. Okay, salamat po sa ating mga viewers at commentator. Good afternoon sa inyo lahat. Pa-share naman ang ating live. Ma'am Perlita Reyes, taga saan po kay kuya? Taga-tagig po ako. Tagig. Kung magpapatingin lang po sa messenger, kung magpapagamot naman po, nang gagamotin ako online, online healing through video calls, makikita nyo sa aking FB account, ang trend ng aking panggagamot, kung paano ako manggamot, at saka yung ating mga OFWs, mga kapatiran natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nagagamot din po sila online. At pwede rin po ako manggamot personal matapos po magpatingin. PM nyo lang po ako. Okay? Next week po, magbubukas na muli ang ating gamutan. Pwede na ulit silang pumunta sa akin personal. PM lang po at magpapabook po kayo para mayroon kayong oras na makuha. Okay? Ma'am Chasalonga, kapabili po kaya ako balikan nung gumagawa sa akin kasi po ipon ko yung pambili ko sa iyo ng pangontra. Opo, hindi po kayong babalikan. Hilingin po sa Diyos. Kahit naman po anong gamot sa inyo, kahit anong pangontra sa yung isuot ninyo, kung hindi kayo marunong tumawag sa Diyos at mahinang pananalig, useless po ito lahat. Okay? Huwag iasa lahat sa pangontra at huwag iasa lahat sa mga gamot. Mismo ang tao may karamdaman ang siyang susi ng kagalingan kung paano siya tumawag sa Diyos Ama, gano'ng klinis ang kanyang puso at isipan sa pagtawag sa Diyos. Okay? Kami po ay instrumento lamang. Kung sila ay gumaling, bakit ikaw ay hindi? Okay po? So, sila gumaling, dapat gagaling din po kayo sa kalooban ng Diyos Ama. Okay? Ma'am Cha Salonga. Ma'am Bakiang Mendez, good PM po. Pwede pong mag-message. Kung mag-message, message niyo po. Pwede po. Ma'am Cha Salonga, salamat po. Okay na po ang pakiramdam mo. Ma'am Salonga, God bless you. Gagaling ka. Sila nga gumaling eh, di ba? Gagaling po kayo. Maniwala ka sa akin. Tumawag po kayo sa Diyos. Gagaling po kayo. Okay, Ma'am Cha. Okay, thank you po muli sa ating mga commentator at saka sa ating viewers na 67. Pa-share naman po and like and heart. Yan. Ayan, muli. Ang topic natin ngayong hapon ay bakit nga ba may kinukulam? Yan. Ano ang dahilan nila para gawin ito sa kanilang kapwa? Kadalasan, sa sobrang galit, ipatatrabaho kanila sa mga kulam. So, sa paghihiganti ng lihim, pagagawa nila ito. Okay? Inggit. Di ba? Yan. Halimbawa, nalalagpasan mo sila. Kahit sa kabuhayan. Pakukulam ka nila. Tandaan na ang tao pag may kulam, lintik na kamalasan ang daranasin mo. Hanggat may kulam ka, puros kamalasan ang daranasin mo. Yan, ang akala kasi ng iba, ang kulam ay sakit lamang ang binibigay sa isang tao. No. Ang kulam, pag may kulam ka, kayang pabagsakin ang negosyo, kayang sirain ang karir, kayang sirain ang buhay ng mag-asawa, relasyon ng mag-asawa, relasyon ng anak, relasyon ng magulang, kapatid, at dadami ang iyong kaaway. Okay? At puros kamalasan. Okay? Ma'am Rosemary Sagon, good afternoon. Ma'am Chacha. Ma'am Cha Salonga, salamat po sa Diyos Ama. Amen. Amen, Ma'am Cha. Okay? So, yan ang ating, ano po ang FB nyo, sir? Pwede okay, ito pa, screenshot nyo na po, ha? Okay. Message nyo lang ako. KPP. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yun. Ma'am Perlita Reyes. Yes, opo, Ma'am Perlita. Walang magaling na manggagamot. Wala. Ang Diyos Ama lamang ang siyang kadlungan ng kaalaman at kagalingan. Okay? Ma'am Perlita Reyes, thank you po. Ma'am Annabel, thank you po. Ma'am Perlita, thank you po. Okay? Okay. Tapos na ang ating discussion about dun sa bakit nga ba may kinukulam o nakukulam at ano ang kanilang dahilan. Okay? So, yan po ang ating topic ng ating araw. Ang dahilan nila yan ay ang lihim na paghiganti, lihim na inggit, lihim na galit, at hanap buhay talaga ang mangulam. Okay? Wala silang pakialam dyan, kay bata, kay matanda, basta babayaran sila, bibirahin ka ng mga yan. Okay? Tapos na po ang ating discussion, doon naman tayo dumako sa inyong mga katanungan. At anong tanong about sa kulam, gamutan man o ito o what? Open na po. Ma'am Nene Flores Gomez, ano po ang ibig sabihin po ng panaginip ko po? Ano po bang panaginip mo, Ma'am Nene? Okay? Ma'am Rosanica Dayana, salamat ka, Pepe. Salamat sa Diyos. May pangunta po ba dun, ka, Pepe? Meron po. PM nyo lang po ako. Ma'am Rosemary Sagon. PM nyo lang po ako. Pa-share naman po ng ating live and pa-heart and like naman po kung nagustuhan ninyo ang ating topic ngayong hapon. Okay? Ina-announce ko nga po pala, next week po ay simula ng bukas na po muli ang ating gamutan, physical. May nakuha na po akong bagong uupahan, medyo mahal nga lang, pero para po magamot yung mga gustong pumunta. Kasi marami po talagang gustong pumunta. Eh, siyempre, susunod tayo sa protocol at hindi ko kasi sila mapunta dahil nga wala pa ako nakukuha ng upahan dahil yung dati kong gamutan ay sarado na. Ngayon po may nakuha ng kaya medyo mataas nga lang ang upa. Okay, kuryente, tubig, etc. Pero sa awa ng Diyos kakayanin natin yan. Okay, Ma'am Perlita, opo, inggit number one yan sa pagpapatay. Yes. Okay, ang gamutan po ni Ka Pepe ay every Tuesdays, okay, from 9 a.m. to 5 p.m. Every Tuesdays po yan dito sa Taguig. Pero syempre, ang mga pupunta lamang dito ay yung mga nakabook. Kasi po, ako po ay may trabaho din. Ang DF ko po ay tuwing Martes lamang. Kaya yung mga pupunta lamang po dito ay yung nakabook na sila. So, first come, first serve. Okay, yung mga malalapit naman dito sa Taguig, kahit siguro gabi pwede silang pumunta kung emergency talaga. Okay, so yan. Yan ang magandang balita, no? May gamutan na po tayong muli. Pwede na kayong pumunta. Pero syempre, kung may ECQ at hindi pwedeng pumunta, hindi pwede. Hindi po ba? Hindi pwede. Susunod po tayo sa kanila. Okay, kailangan naka-face mask, may dala kayong face shield at alcohol pag pupunta kayo. Okay, kasi start na po yan. April 13. Yan, April 13. Open na po ang gamutan natin, no? Maliban na lang, kung wala akong pasok tuwing Sabado at Linggo, bukas pa rin ang gamutan. Basta nandito ako bukas. So, PM na lang kayo. Kitang kita ko sa panaginip ko na kinukulam ako ng kaibigan. Patingin ka na lang, Ma'am Nene, no? Patingin ka kasi hindi po ako manghuhula eh. Patingin po kayo. Malalaman po yan kung may gawa ng tao o wala. Kung may kakilala ka dyan, patingin ka na. Kung wala, PM mo ako. Malalaman po natin yan. Okay, Ma'am Nene? Ayan ang aking sagot. Salamat po. Pwede po pala pumunta ka, Pepe? Yes, pwede na kayo pumunta. Ma'am Cha, Salonga. Pwede na po kayo. Kasi nakapag-down na ako ng ano eh. Nakapag-down na ako. Mataas nga lang. 1 month advance, 1 month deposit. Laki rin. So, kaya natin yan. Tulong-tulungan natin, no? Kaya mahirap din manggamot ng libre. Ano ibabayad ko dun? Lilibre ko kayo. Diba? So, pero siyempre, kung talagang walang-wala, hindi, libre nga. Walang-wala, eh. Ah, diba? Maganda, makatulong tayo. Pero ang halamang gamot at pangontra po, hindi ko po ito mabibigay ng libre sapagkat ito po ay binibili ko rin. Ma'am Rosemary Sagon, Ka Pepe, nagtatawas din po ba kayo? Opo, higit pa sa tawas. Ma'am
Rosemary. Okay? PM nyo na lang po ako. Yan ang kaloob sa atin eh. Higit pa sa tawas. Okay? Inaalam ko pa lang kung sinong gumagambala sa inyo, nararamdaman na nila. Okay po? Ayan. So muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po ang location? I-PM nyo na lang po ako. Tagig po ako. Near C5. Okay? Ma'am Annabelle, ako din po. Okay? Near C5 po ako, ha? C5 near BCDA. Tagig. Okay? Bibigay kayong exact address na lang. Personal. So, ano po ang name nyo sa FB? Tanong ni Bakekang Mendez. Ito po. Pa Pepe, 1, 2, 3, screenshot nyo na. 1, 2, 3, screenshot. Pa Pepe. Oh. Okay. Marahay, hindi. Sige po, pag okay na po ang panahon, kung wala na po, yes ma'am cha, welcome po kayo pumunta. Rosemary Sagon, thank you po. Pwede po. Ako sa address. Opo, PM ko, PM nyo ko, PM ko kayo. Marahay na hapon. Tabi ka, bebe. Marahay na hapon, Ma'am Manay. Lynn Diaz Rosco, good afternoon. Para alam ko po, magkano. Kayang-kaya mo yun, Ma'am Anabel. Panis na panis. Ayan, di naman 5,000. Hindi naman 4,000. Hindi naman 3,000. Hindi rin 2,000. Secret sa gamutan. Okay. Ma'am Linda Lara Ramirez, good afternoon. Okay. Ayan, salamat po sa ating mga commentator at saka sa ating viewers. Thank you so much po. Pa-share and live naman ang ating and pa-like na rin po. Ayan, dami ng PPM. Oh, mamaya ako na po kayo sasagutin, ha. Kasi nasa live pa tayo eh. May bayad po ba pag nagpapatawas? May bayad po. Ay gagastusin ka lang. Ay gusto mo kong bayaran, pwede rin. Okay, wala pong bayad yan, pero may bibiliin kayo. Kayo ang gagastos, hindi po ako. Okay, Ma'am Linda? Ma'am Linda, bago po ako sa channel nyo. Hi, Ma'am Linda Lara. Good afternoon. Welcome to my live show every Tuesdays at 3 PM. Wag na po, Ma'am. Sis na lang. Okay, sige, Ma'am. Ah, sige, Ma'am. Ay, sige, Sis Annabel. Thank you po. Okay. Ayan, Ma'am Linda Lara Ramirez, bago sa channel, sa live show. Thank you so much po sa panonood din nyo. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras at nawa ay makatulong din po sa ating mga kapatiran bilang dagdag kaalaman. Okay? Ang naging topic po natin ngayong hapon ay bakit nga ba may kinukulam? Okay? Anong dahilan nila para gawin ito sa isang tao? Number one, ang lihim na paghiganti. Ang lihim na inggit. Ang lihim na galit. At hanap buhay ng mga gumagawa mismo ng kulam. Okay? Okay. Ma'am Margie Ledesma, hello po. Pwede magpahula kung sinong nagnako ng gamit ko. Wala makakaalam nun, Ma'am Margie. Ikaw naman. Kasi kung may nakakagawa nun, sana marami nang nakitang nawawala. Wala pong ganun pamamaraan, Ma'am Margie Ledesma. At hindi rin po ako manghuhula. Ito pong live show na ito ay para lamang sa spiritual na gamutan. Ang mga karamdaman na hindi may paliwanag at hindi gumaling-galing sa kabila ng pagpapagamot nila sa medikal at pag-inom ng gamot. Okay? Baka may gawa na ng mahika negra o elemento, dapat po maagapan. Okay? My apology, Ma'am Margie Ledesma. Hindi ko po masasagot ang tanong ninyo. Okay? Maraming salamat po sa ating viewers. Meron pa tayong 63, 65. Maraming salamat po sa pagtsaga po ninyo manood sa aking live show. Maraming salamat po. Pa-share naman po ng ating live and pa-heart and like na rin. Okay, pa-heart naman dyan kung naibigan nyo, 61 viewers at commentators ang ating topic ngayong hapon. Bakit nga ba may kinukulang? Yan. Ano ang dahilan nila para kulamin o gawin ito? Yan ang ating topic ngayon. Thank you po sa mga nag-heart. Thank you so much. Yan.
Ayan, Ma'am Linda Ramirez is watching. Thank you. Ma'am Rosemary, maraming salamat din po, Kapepe. Maraming salamat din po, Ma'am Rosemary. And thank you dyan sa mga nag-heart, ang heart, ng heart, and like. Si Ma'am Cha Salonga. Thank you so much. Okay. Ayan, pa-heart and like din po. Ayan, ako na ibigin. Thank you so much. Ang dami, ah. Thank you po. Thank you. At dumadami pa ang ating mananonood. Meron tayong 69... 70, yan. Yan po ang topic natin ngayong araw. Bakit nga ba may kinukulam? Yan. At ano ang dahilan nila para gawin ito sa isang tao? Sir Romel Kalawagan, salamat din po and welcome. Ma'am Maricel Paladan, magandang hapon po. Good afternoon. Okay, pwede na kayo magtanong about sa kulam, kung paano malalaman, paano gagamutin, ano ang dapat gawin. Thank you po sa heart and like. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. And pa-share din po ng ating live. Okay, kung paano malalaman, kung kinukulam ka, ano ang dapat gawin, kailan ka dapat magpagamot, saan ba dapat una magpagamot. Ayan, pwede na kayo magtanong. Ayan, salamat po sa like and heart. Ang dami. Thank you po. Okay, dahil ang topic natin ngayong araw, ngayong hapon, ay bakit nga ba may kinukulam? Yan. Anong dahilan nila para gawin ito sa isang tao? Para sila pasakitan, bigyan ng sakit, at patayin ng dahan-dahan. Ano ang rason? Yan. Unang rason kadalasan yan, ang lihim na paghihiganti. Ang lihim na inggit. Ha? Lihim na inggit at hanap buhay. Okay? Lalo kung hindi mo na pagbigyan sa kahilingan. Na, una, nabigyan mo na. Pangalawa, ulit, hindi mo na pagbigyan. Ah, tagilid ka. Okay? Okay, kaya napagsalitaan mo. Nasaktan mo. O kaya may atraso ka. Tapos may lihim na alam na karunungan to. Lagot ka. Magugulat ka na lang. Lagi na masakit ang ulo mo. Masama ang pakiramdam mo. Kahit anong padoktor mo, hindi gumagaling. Kahit anong inom mo ng gamot, lalong lumalala. Mag-isip ka na. Ilang taon po ang itinatagal ng pangkukulam na ko? Depende sa gustong parusa. Mga ginamot ko, di ba nasa videos ko, may 8 years, may 3 years, may 20 years ng kinukulam. Meron. Depende sa pamarusa nila, kung anong gusto nila. Depende kung gustong gano'ng kanila gustong pahirapan. Okay? Virgin Patangan, paano po malaman na kulam na pala ang inyong sakit? Patingin po kayo sa spiritual na manggamot, Ma'am Virgin, kung mayroon dyan sa inyo. Salamat po sa nag-heart, patingin po kayo. Kung wala po, PM niyo po ako. Ma'am Maricel Paladan, paano po maalis ang kulam? Maalis lamang po ito kung magpapagamot po kayo sa spiritual na manggagamot na katulad namin. Kung mayroon po dyan sa inyo, pagamot na po kayo. At kung wala, PM niyo po ako. Rosanica Dena, nawala ka Pepe. Hindi ka na makita, ha? Yun lang. Hindi nyo na ako makita? Pa-heart naman po dyan. Naririnig nyo po ba ako? Linda Lana Ramirez, ka Pepe, mister ko po. Meron po siya sugat na pabalik-balik ko parang kahoy na... Nako, patingnan nyo na po yan, Ma'am Linda. Para malaman nyo kung may gawa ng tao, wala yan. Ma'am Cha, malalaman po yan sa actual na gamutan. Kung lalaban sila. Kung hindi, hindi natin malalaman yan. Hindi na po mahalaga yon. Ang mahalaga po ang magamot kayo at gumaling po kayo. Okay? Okay. Okay. Ma'am Rosanica Dayana, opo, naririnig na kita. Yun, okay na po. Ayan. Okay. Wait lang ha, wait lang po. Ayun, sinaway ko yung may ingay. Napaka-ingay nila. Okay? Ma'am Daboy Per, Sir Daboy Per, saan po location? Taging po ako near BCDA.
Ma'am Nerao Castillo, taga saan ka po, idol? Oh, hindi ako idol, ka-pepe na lang. Okay? Near BCDA po ako, C5 Taguig. Ma'am Renaline Contillo, yes, nadidinig ko kayo. Ma'am Sally Rabino, good afternoon. Ma'am Virena, narinig ko, saan po ba kayo pwede puntahan? Kung magpapatingin lang po kayo, PM nyo lang po ako sa Messenger. Okay? Ang pupunta lang po sa akin ay magpapagamot na ng personal. At sa video call naman, pwede rin gamutin. Pamukaan ng mga nasa FB account ko. Makikita niyo po doon kung paano ako manggamot. Through video call or personal. Okay? Ma'am Linda Laramez, may kumukulang po ba sa kanya? Kanino? Ma'am Linda, ito si Ma'am Linda. Kanino? Okay? Yan, salamat po sa heart. Ang daming heart. Oh. Thank you sa heart. Yan, pa-share na rin po ng live. Ma'am Bilhin, narinig ko, saan po ba kayo? Ma'am AJ Carion. Good afternoon po, ma'am. Ma'am MJ Carion, good afternoon. Thank you po sa heart. At sa mga nanonood, thank you so much po. Pa-share din po ng ating live. Yan. Ang topic natin ngayong hapon, kanina, ay bakit nga ba may kinukulang? Yan. Ah, sa mister nyo, Ma'am Linda, ipatingin nyo po sa mga gamot na spiritual katulad namin. Kung wala po, i-PM nyo po ako. Malalaman po natin yan kung may gawa ng tao, elemento o masamang espiritu. Okay? Okay, balik tayo sa topic. Ang topic natin ngayon, hapon, kanina, ay bakit nga ba may kinukulam? Yeah. Ano ang dahilan nila para gawin ito? Yeah. Kadalasan, ang unang-unang dahilan yan, ang lihim na paghiganti. Bunga ng galit. Yeah. Inggit. Yan, yeah. Inggit. Ako, ang inggit, ang hirap gamutin yan. Inggit. Oh, wala sa yaman, wala sa hirap yan. Kahit mahirap, pag nakainggitan ka, pakukulang ka nila. Okay? At hanap buhay nila yan, amang kulam. Kaya nga iba na, magtatanong ngayon, may bayad po ba panggagamot? My goodness, Marimar. Yung yung pangkukulam, may bayad, yung panggagamot pa kaya. Okay? Ma'am Margie Ledesma, hello sir. Tatalab ba ang kulam sa mga taong sakim at may team ang budhi? Oo naman. Tatalab yan kung marunong yung gagawa. Rosani Kadayana, Kapepe, text ako sa messenger mo. Gusto ko magpatingin. Sige po. PM nyo after po ng live, sasagutin ko kaya. Ma'am Aurora Valero, good afternoon po. Ma'am Linda Lara Ramirez, thank you and welcome po. Ma'am Birhen Patangan, salamat din po. Ang daming like natin. And like and heart. Thank you so much po. Ayan. Meron na lamang po tayong 18 minutes to go. Kaya pwede na po kayo magtanong. Okay. Ang topic natin ngayong hapon ay bakit nga ba may kinukulam? Dapat ba ano ang dahilan nila para gawin ito sa isang tao? Kadalasan, number one, ang lihim na paghihiganti. Pangalawa, ang inggit. Pangatlo, ang hanap buhay nila. Okay? Ayan, kaya may mga kinukulam. Kasi, hindi nila kaya ng harapan. Mabubuking sila. Diba? At pwede silang balikan. Kaya lang, pagka nagpakulam naman kayo, at nahuli kayo, o ang inutusan nyo, mabubuking kayo. Ma'am Bebe Rem, sir, good PM po. Ano po ba ang FB page nyo? Thanks po. Ito ang aking FB account, PM nyo na lang ako. Screenshot, 1, 2, 3. Kapepe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay? Okay. Yan, yan po ang ating FB account. Okay? Wala na po kayong tanong? Excuse me. Ayan. Ma'am Marichelle Halover Mason, good noon. I'm watching in QC. Ingat kayo dyan, Ma'am Marichel. Send 200 to join your comment here. Send 200. Ano yun? Pa-share naman po ng ating live and part and like po. Maraming salamat po. Got it po. Yeah. Okay. Ma'am Annabelle, lababad. Parang ang dali ng oras ng live nyo. Oo nga, ako rin. Tataka rin ako eh. Oh, ang bilis na pag nagla-live ako, parang minuto lang. Eh, okay na po, pasalamat na po tayo sa Pilipino at
binigyan tayo ng pagkakataon, okay? Dahil hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon para makapag-live dito, okay? At lalong nagpapasalamat ako sa Diyos Ama sapagkat siya lamang ang kadlungan ng kaalaman at kagalingan at pinagkaloob niya sa akin na mag-live ako ito all the day of ko. Okay, marami tayong gagawin mamaya sa spiritual at katatapos lang natin manggamot kanina, no? Yung taga Bicol, online healing through video calls. Video call. Okay? Sa nod na lang din po kayo sa FB account ko, no? Pagka friends ko na kayo, mapapanood din yung lahat ang aking mga gamutan. Video calls man ito or actual or physical, mapapanood po ninyo doon. Okay? So, mag-ingat kayo sa, ano ha, baka ma-scam pa kayo. Madali lang iwasan ng scam. Check nyo ang Facebook kung talaga magagamot siya. And then, check nyo yung trend ng kanyang panggagamot kung meron niya. O, hindi na kayo marunong. Ma'am Aurora Valeria, paano po ba malalaman na ang isang tao ay kinukulam? Simple lang, Ma'am Aurora. Sa simula't simula ng aking pag-live, magpatingin sa spiritual ng mga gamot ng kulam. Kung meron dyan sa inyo, magpatingin po kayo. Kung wala po, PM nyo po ako. Baka po matulungan natin kayo. Okay, Ma'am Aurora, agapan nyo po. Kung sa kutob ninyo ay mayroong gumagambala sa inyo, kasi mahirap yan. Okay? Muli po, ito po si Kapepe. Ang manggagamot ay spiritual ang daging. Okay, pinapauna ko lang, hindi po ako magaling na manggagamot. Hindi rin po ako nagpapagaling. Diyos Ama lang ang siyang kadlungan ng kalaman at kagalingan. Okay, ako po ay instrumento lamang. Kung gumaling man yung aking mga ginamot, yun ay kalooban ng Diyos. At ang dahil sa kanilang kalinisan ng kanilang puso at isipan sa pagtawag sa Diyos, kaya sila gumagaling. Pero kung mahina ang iyong pananampalataya sa Diyos, hindi ka gagaling. Okay. Tawag lang sa Diyos. Okay. Diyos Ama, diretso mo, Diyos Ama. Hindi yung Diyos lang, maraming Diyos. Okay? Ma'am MJ Carion, na-add friend ko na po kayo ka Pepe. Pa-confirm na lang. Okay. Ma'am MJ, later pa na, kasi nasa live pa tayo. Okay? Meron tayong 15 minutes to go. 14 minutes pala. Ayan. Pa-share and live naman po. Okay, ang naging topic natin ngayong araw ay bakit nga ba may kinukulam? Ano ang dahilan nila para gawin ito sa isang tao? Diba? Yan ang tinatanong nila. Romel Kalawagan, ingatan po kayo ng Diyos Ama, Kapepe, para marami pa kayong matuluyan. Yan po ang hinihiling ko rin sa Diyos Ama at sa aking mga gabay at dakilang espiritu na ipinagkaloob. Na ako po ay ingatan sa lahat ng oras at sandali ng aking buhay. Salamat, Sir Romel. Mabalos. Ingat ka, Pepe. Mamalos, Sanika, Diana. Thank you po sa inyong lahat. Okay? So, yun. Balik tayo. Ang bakit nga ba may kinukulam? Diba? Bakit nila kailangan gawin ito? Okay? Kadalasan, bunga ng number one, paghiganti ng lihim na paghiganti. Lihim na inggit, okay? Galit at trabaho mismo ng gumagawa, okay? Inahuli nga ako mangukulam, eh, binayad sa kanya isang kilong bigas lang. Dahil wala raw silang makain, okay? Yung iba naman, binayaran talaga 50 mil para kulamin ng 100 tao. May 3,000, may 2,000. Para pinsalain lang ang 100 tao, okay? Pag yan ay nakapayola, alam na, hanggat di ka nagagamot, kawawa ang katawan mo hanggang sa dahan-dahan kang mamatay. Hindi yan gumagaling sa medical na gamutan, kaya maging maaga, huwag pakahang-kahang. Okay, muli po, maraming salamat po sa ating viewers. Meron pa rin tayong 60 viewers. Napakaswerte ko naman. Nakakaabot ako ng 60. At marami rin nagko-comment. Thank you rin sa mga nagko-comment. Okay? Masaya na po ako dyan. Masaya na ako dyan. Sa ganyang karami. Ma'am Imelda ka daw, siguro maraming dahilan kaya may kinukulam. Napakarami. Number one na dyan yung lihim na pagiganti. Galit, inggit, at hanap buhay. Yan. Ma'am Imelda. Okay? Ma'am Imelda, part naman, oh. Ma'am Rosani ka, Diana. Thank you po sa mga nag-heart and like. Si Ma'am Cha, talagang consistent talaga si Ma'am Cha. Very supportive. Thank you. Thank you so much. Yan, dami pa rin nag-heart. Pa-share and like din po. Okay, meron na lang tayong 10 minutes to go. Wala na po ba kayo bang itatanong? Maka meron pa po kayong itatanong.
habol-habol pa. Ang naging topic natin ngayong hapon ay bakit nga ba may kinukulam? Ano ang dahilan nila para gawin ito? Ayan ang mga tanong. Okay, wala po ba kayong itatanong? Ayan. So muli po, ito po si Kapepe, ang inyong lingkod. Ang inyong pong kapatid sa espiritual. Si Kapepe po ng Taguig. Ayan. Ang trademark po ni Kapepe ay ang sombrero. Pag hindi nakasombrero yan, at ano ay si Kapepe, hindi ako yun. Mama Pelia Mansueto, pwede po ba magtanong yung pagkain ko na da hospital? Hindi mawalang lagnat. Ano yun? Magtanong yung da? Po magtanong yung pangkain ko na da hospital. Ay, pakiayos yung tanong nyo, Mama Pelia. Hindi ko maintindihan. Okay. Ma'am Linda Lara, tama kayo ka Pepe. Salamat sa Diyos. Nakasad naman nakakasad naman matapos ang kung talaga mamanabel, no? Oh, yeah. Thankful na rin tayo kasi alam mo, hindi lahat natin pwedeng kunin. Meron na talagang nakalaan para sa bawat tao. Kahit gusto mo isang bagay pag hindi para sa'yo, be thankful. Thankful na lang. Ma'am Aurora Baleo, Kapepe, ano ang pangunta sa kulam? Number one na pangunta sa kulam ay ang dasal. At ang pangalawa ay ang tamang pamamaraan na ginagawa naming mga manggagamot. Okay? Para malaman mo kung may kulang ka o wala, Ma'am Aurora, magpatingin po kayo sa spiritual na manggagamot na katulad ko. Kung meron po dyan sa inyo, mas mainam. Kung wala, i-PM nyo po ako. Okay? Ma'am Aurora. Okay, meron lang tayong 8 minutes to go. Okay, dahil pang gagawin ni Kapepe, no? Okay. Ayan. Ayan, kung wala na, magpapaalam tayo pansamantala sa inyo. At muli po, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga viewers, 61 viewers, thank you so much, at sa ating mga commentator, thank you so much sa bawalang sawang panonood sa aking live every Tuesdays at 3 p.m. okay. Excuse me, yun po ang aking regular hour or time dito sa Philippine 1. Okay po. So Ma'am Lani Toots, ano po ang magandang pangontra? Ang dasal at sangkap ng kalikasan na pangtapat sa sangkap ng ulam na galing din sa kalikasan. Ma'am Opelia Mansueto, yung pamangking ko nasa hospital, di po mawala ang lignat niya lang araw na di mo lang. Nasa hospital na, Ma'am Opelia. Patingnan niyo po sa spiritual na manggagamot kung may kakilala kayo dyan. Kung wala po, i-PM niyo po ako. Alamin natin. Okay. Ma'am Grace Anto, Garmsen Kalaykay. Kaya ako kulamin ng sarili kong nanay. Yes! Kayang-kaya akong kulamin ng sarili mong nanay. At may nagamot na ako ganyan, nahuli ko pa. Nanay niya mismo ang kumukulam sa kaniya. Okay, Ma'am Grace. Okay, wala na pong tanong. Muli po, ako po si Kapepe. Ang spiritual na manggamit Taguig ay lubos na papasalamat sa lahat ng ating mga viewers. Meron tayong 59, thank you so much. At sa lahat ng ating commentator, thank you so much. At maraming salamat din po sa Philippine 1, sa pamunuan. At higit sa lahat, ako po ay lubos na papasalamat sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo na siyang kadlungan ng kaalaman at kagalingan. Mabalos sa endogamos. Bye-bye.